my channel. And this time, I am back to give you the tips and tutorials na kung saan matutuwa ka. Because this is based on my past experiences, the mistakes that I have done, na kung saan hindi yun nakatulong sa aking vlog. And alam ko kung bakit mo kinlik ang aking channel. At alam ko kung bakit mo kinlik ang aking video. Because alam mo, naswak ito sa iyong problema. Na alam mo, nadadami ang iyong subscribers and dadami ang iyong mga viewers. So, just keep on watching kasi tuturo ko sa iyo dito ang mga do's and don'ts na pwedeng gawin at pwedeng iwasan. The secret of a good vlogging is to make a good content. Kasi hindi pwede dito ang bara-barang trabaho. Nung pumasok ka sa mundo ng YouTube, kinonsider mo na ang sarili mo na ito ay job, ito ay trabaho. Kasi si YouTube, titignan niya ang iyong analytics. Ilan ba ang viewers mo? Ilan ba ang nag-stay na panoorin ng vlog mo? Sila ba'y sa umpisa lang na nanood? Well, that is one part of it. So, kailangan sa ganitong bagay, kailangan mong gumawa ng script, kailangan mong gumawa ng outline, kailangan mong mag-research. Hindi kasi talaga, ulitin ko naman, hindi pwede ang bara-bara dito. Kasi ang dami-dami mong competitors, bago nila i-click ang iyong vlog, bago nila i-click ang iyong channel, titignan nila, meron bang sense kung manonood ako dito sa channel na to? O baka mamaya sabi nila, ay, siya na naman, ayoko. Something like that. So, kailangan talaga, pinaghahandaan natin kasi this is not only for one season. Sabi nga, vlog is a star all season. So, kailangan ang vlog mo, ang content mo, paulit-ulit na pinapanood. Not for a season, not for a two season, but for all season. Yes, pangatlo is don't go big time. Tandaan po natin, nag-uumpisa pa lamang tayo dito sa business na to. So, kinakailangan maging practical tayo. Kasi, bakit ko nasabi yun? Yung friend ko kasi, ang sabi niya, oh friend, sabi niya, bumili ka ng DSLR. Kasi maganda yun para well-focused yung video mo sa'yo. Sabi ko, okay na naman itong Oppo F5 ko. Maganda pa naman, malinaw pa naman. Although old model na siya, maganda pa rin naman ang inilalabas niya na video para sa akin. Hindi pa siya na-content pa. Sabi niya, oh, bumili ka ng ano, na tripod. Ang sabi ko, hindi ko na kailangan ng tripod. Meron akong bag, ayan na yung bag ko. Oh. Diyan ko ipinapatong ang aking cellphone. So, sabi niya, bumili ka ng ring light. Ako sabi ko, wala akong budget pa talaga para diyan. So, ang ginawa ko, pupunta ako palagi sa office. Kasi sa office, maliwanag. Napansin ninyo, maliwanag. Kasi andin dyan yung mga ilaw. So, hindi ako nahihirapan. Hindi ako nahihirapan na magkaroon ng proper lighting. Yun yun. Tapos, nilalakasan ko na lang ang boses ko. Kasi sabi niya, bumili raw ako ng lapel. Ang mahal nun, expensive. Baka naman Shopee, yung mga sinabi ko eh. Ibigay mo na sa akin for free. Para sa ganun, eh, palagi kitang minimension sa aking mga vlogs. And then, eto pa nga. Ako kasi, sabi ko nga sa inyo, well, as a small YouTuber, natural lang naman na wala pa akong budget for all those expenses. Ang ginawa ko, mas ininvest ko ang pera ko sa pagbili ng mga subscription na ginagamit ko sa editing. Like InShot, binili ko ang subscription niya for 1 year just to avoid the copyright ni YouTube. And also, para wala na rin watermark. And aside from that, nagagamit ko kasi yung mga advanced feature ni InShot to make my editing na mas maganda. And aside from that, yung sa Fonto, ginagamit ko rin yun na pang-edit pag gumagawa ko ng thumbnail, especially the PixArt. Well, thirdly, kailangan speak loud and clear. Bakit? Eh, sino ba naman ang gugusto na manood sa'yo na kung saan hindi nila maintindihan? Napakahina, para kang bubuyog, bumubulong ka, parang ganito. Kasi, wala, ganyan yata ka. Ano ba mangyayari? See? Nakita mo? Gugustuhin mo ba yung ganong klase ng pagsasalita? Bakit di natin tignan? Pumunta ka sa TikTok, bakit paulit-ulit na pinatutugtog mo? Paulit-ulit na ginagaya mo? It is because nag-i-enjoy ka, naririnig mo ng malinaw at nakikita mo ng maayos. Sa mga music videos na lang at saka sa mga video sa YouTube, bakit paulit-ulit mo pinanonood ang mga pelikula? Kasi nga nakikita mo, nauunawaan mo, maliwanag na maliwanag. Gusto mo bang magkaroon ng dead air sa iyong
video, sinong viewer ang tatagal? Diba? Wala naman tatagal na viewer pagka ganon. So, kinakailangan speak loud and clear to avoid the dead air. Ayan, dito naman tayo sa ating thumbnail. Yes, sa thumbnail. Sabi ko nga sa inyo, kapag maganda ang thumbnail, ang dami nyo kasing kompetensya. Lahat sila, marami silang ibinibigay na opportunity for you to watch. Pero, kung pag-aaksayahan mo ng panahon, bibigyan mo ng time ang thumbnail mo, definitely, magugustuhan nila yon. It catches the eye. As they scroll, yung mga viewers natin, magugustuhan nila na panoorin ka. And, how to make the thumbnail? Well, tignan ninyo ang description below at makikita nyo doon how to make a thumbnail. Thumbnail use, ginagamit natin ang thumbnail to attract viewers. Okay? Kasi kung hindi mo gagawin yun, sino magkakagusto sa'yo na siguro na lang, kung talagang sikat ka, sikat na sikat kang vlogger, tapos kahit na walang thumbnail, okay lang. Pero para sa ating mga small YouTubers, kailangan natin ang mga pang-akit na bagay. So, kailangan mo ang thumbnail, gumamit ka ng fonto, gumamit ka ng PixArt to make it beautiful. Sabi ko nga sa inyo, spend money, spend time on your editing. Just click on the description below para malaman ninyo kung gaano kadali ang tutorial ko tungkol sa paggawa ng thumbnail. And next, be original. Don't copy your idol. Idol mo yun. Taika nga, iba na ang uri. Kahit na sa pag-aasawa, ayan, hugot yan. Ibang original sa kabit. Mas gusto nila ang original. Mas ayaw nila yung copycat. So, ang gawin mo, mag-research ka, ano ba ang magandang niche, ano ba yung... So, going back tayo, click again the description below. Doon mo makikita yung tips on good vlogging. Panoorin mo mabuti yon para makita mo kung paano magiging maganda ang iyong video, ang iyong vlog, para marami ang magsasubscribe at marami rin ang iyong viewers. And lastly, heto yon. Alam mo, I do believe that no man is an island. Hindi pwedeng nag-iisa ka lang sa mundo ng YouTube. Kailangan mong magkaroon ng mga ibang kakilala. Try to join YouTube group. Bahala ka kung anong group ang masalihan mo. For as long as mga YouTubers din ang nando doon. Why? Kasi they will help you kung paano mag-grow ang iyong channel. They will give you also the tips. Lahat kayo nagsusuportahan. Tandaan po natin, a good friendship, a good friend helps. Tutulungan kanyang umakyat, tutulungan kanyang makamit ang iyong pangarap para makamit mo ang maraming subscribers at maraming viewers, maraming likes at maraming comments. So guys, andi dito tayo ngayon. Sana hindi nasayang ang aking pagbibigay ng tips and tutorials sa inyo. And also, meron pa akong panibagong mga vlogs. Keep on tuning. Kung nagustuhan ninyo ang aking video tungkol sa tips and tutorials na kung saan makikita nyo dito kung paano lalago ang inyong channel, magkakaroon ng maraming subscriptions and likes and viewers, just click subscribe and ring on the notification bell para updated kayo sa aking mga future vlogs. Okay? Thank you so much for watching. Thank you. See you on my next vlog, guys. Bye-bye!